So, ganyan ang uri ng mga nasa media nung araw, yung samahan. Hindi katulad ngayon, walang hiyaan talaga. Talagang, ano, yung ngayon, iba na ho. Kita mo, mga dyaryo ngayon, ginagawang, kung ano yung ginagawa ng troll, gano'n na rin. Paninira na lang talaga, mga kaibigan. At saka, away-away talaga ngayon. Patayan, mga kaibigan. Eh, mauuwi yan doon sa ganung mga pangyayari sapagkat napasok na itong media. Nagka-interest na dito sa media yung ibang hindi dati media. Ginamit nila ito para mapagharian nila. Oh, loko. Ayan ang nangyari. Dahil yan saan? Dahil sa kaswapangan ng iba. Kaya nagkaganito media, madali nilang nabuwag ang media. Sipo, binuwag ni Duterte media. Halos walang matira, mga kaibigan. Yung natira, natatakot. Hindi nyo napansin ngayon, wala na. Ha? Eh, bakit? Pagka ano ka ngayon, pumuna ka, eh, kukuyugin ka ng troll nila. Eh, di ba ganyan ang ginawa sa akin nung unti-unti? Mabuti na lang, alam nila na ako, kinampanya ko si Duterte, kaya wala silang mai-issue laban sa akin. Mga kaibigan, di ba? At anim na buwan, sabi ko sa inyo, pagkatapos nun, natunugang ko na eh, na hindi gagawa ng matino ito. Oy, may mga kasama akong nagsasalita nun eh, sa programa ko eh, na isinasama ko eh. Yung sinapi, alam nila eh, mga kaibigan eh, natunugang ko kagad, hindi po pwede yan ganyan. Oh, mga kaibigan, so, kaya tayo ngayon ay... Sabi ko nga sa inyo, si Vice President Lenny Robredo, isa sa katangian kung bakit siya ang dapat maging presidente. Siya lang ang gumagarantya sa kalayaan ng pamamahayag. At alam naman ninyo na siya'y biktima ng lahat ng klaseng paninira. Pero wala kayong narinig sa kanya. Pagka may foul, naturalmente kailangan niyang pag-aksayahan din ng panahon kahit papano. Pero doon mo makikita, hindi siya na-distract. Dahil kung ano yung kanyang nakatingin siya doon sa kanyang gustong marating upang makapaglingkod sa ating bansa at sa ating mamamayan. Ang pinaka-importante, sinasabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Cory, dati tutula ko dun sa konstitusyon na ginawa sa administrasyon ni President Cory. Kaya lamang, ako nakumbinsi na sumang-ayon na rin. Alam niyo kung bakit? Hindi inalis sa saligang batas yung pong, ginagarantyahan yung kalayaan sa pamamahayag at sa pagsasalita. Yun ang nakakumbinsi sa akin. Para ho, mga kaibigan, sumang-ayon ako doon sa pag-approve bilang isang broadcaster, mga kaibigan. Ngayon, ito'y nakikita natin. Itong kalayaang ito, nakakatakot po ito. Lahat ng kalaban ni Vice President Lenny Robredo, meron ng track record dyan ng pag-suppress sa media. Yan si Isko Moreno. Yan si Ping Lacson. Yun lamang mga ginagawa ni Ping Lacson, yung mga anti-terror bill, yung ginawa nilang yun. Yan eh, curtailment yan eh. Yan eh, pananakot yan. Pwedeng gamitin yan sa'yo para supilin ang kalayaan ng isang tao na makapagpahayag, mga kaibigan. Isipin mo, yung batas na yan, batas lang na ginawa nila. Yan po ay hindi sumasang-ayon sa probisyon ng ating saligang batas na gumagarantya sa kalayaan ng pamamahayag. Ano ba ang sinasabi sa
saligang batas. Hindi ho ba ang sinasabi dyan bilang garantya sa kalayaan ng mamamayan? Yung kalayaan sa pagsasalita, hindi lang ho sa mga media practitioner yun, kundi yun ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na makapagpahayag ng kanyang saloobin. Ang sinasabi sa saligang batas ay no law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Wala anyang anumang batas ang pwedeng likhain na makapagpapasikip o magpapakipot sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag, mga kaibigan. Kaya, nanganganib yan kung papanong umiral yang panunupil sa kalayaang yan sa administrasyon ni Digonyo, mga kaibigan, baka mas masahol pa, lalo-lalo na si Narcos. Karanasan na nila yan eh. Nagawa na yan ang ama niya eh. Kayo na rin na nagsasabi, kayong mga gago, ha? Na kaya nyo iboboto yan dahil maganda ginawa ng ama niyan. Alin, yung sinupil ang kalayaan ng pamamahayag, maganda ba yun? Kaya lang nyo nasasabi yan kasi simula nung mag-martial law, wala nang nakapagpahayag eh. Yung nag-iisang nagsasalita na si Ninoy Aquino, kinulong nila eh. Pinalabas nila isang beses lang eh, nung kumandidato si Ninoy. Di ba? Pero hindi nila napigilan ang bunganga ni Ninoy, napanood ng buong Pilipinas. Kasi nung mabalitaang magsasalita si Ninoy sa isang interview, forum yun eh. Ha? Na ang Jose, si Ronnie Nathaniels, yung Bumbay, di ba? Mga kaibigan na tuta ni Marcos, namatay na rin yun eh. Sipin ninyo, mga kaibigan, ano sasabihin mong maganda? Kaya kayo nagandahan kasi wala na kayong nalalamang balita kung hindi yung mga balita na pabor lang sa administrasyon ni Marcos. Hindi mo mababalitaan ilan ang namatay na sundalo sa Mindanao. Merong mga bulong-bulong inuwi mga sundalo rito, patay, truck-truck. Dahil sa ginawang katarantaduhan ni Marcos. Ha? Yan ang naging epekto, naging bunga ng Jabida Massacre. Mga kaibigan. Ha? Wala namang gulo nung araw sa Mindanao. Nagkaroon ng gulo. Nag-alsa mga Moro dahil sa ginawang pagpatay doon sa mga tinitrain nila na ipapadala sa kwan, sa Sabah, mga kaibigan. Isipin mo, natunugan ng Malaysia yun eh. Kaya ang ginawa nila, pinatay na nila eh, yung mga tao para walang makapagsalita. May nabuhay na isa, nakatakbo, nakapagsumbong, at nakahingi ng tulong kay dating Senador Ninoy Aquino. Huwag niyong didistort yung history. Yan ang katotohanan. Di ba yung Jabida Massacre, isinisisi nila kay Ninoy Aquino. Kaya raw napatay yung binaliktad pa eh. Ha? Dahil sa binukuraw ni Marcos, ni Ninoy, yun daw plano ng gobyerno para mabawi yung Sabah. Gago pala kayo eh. Pinagpapatay na muna yung mga tao ron. At kaya naalaman ni Ninoy Aquino yun, merong nabuhay na isang tao na nakatakbo kay Ninoy para magsumbong at isiwalat. Yun ang nag-spark, ha? Nagpasiklab ng galit sa mga Moro. At noong panahon na yun, di ba si Nurmi Sawari eh, noon din siya nagtatag ng grupo para lumaban sa pamahalaan, mga kaibigan. Kaya yan ngayon ang nakatanim sa isip ng mga kababayan nating Muslim. Kaya nila sinusuportahan si Vice President Lenny Robredo.
mga kaibigan, sapagkat meron silang mga formula na iniisip nila na ito ang makapipigil na sa mga pag-aaklas. Di ba? Naniniwala sila na ito'y pwede lamang mangyari kung si Robredo ang nakaupong pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ganon din naman tayo, mga kaibigan. Siya lang eh ang pag-asa ng kalayaan ng pamamahayag. Alam nyo, yung mga mamamahayag na bayaran ng kasalukuyang administrasyon, ayaw na nilang bumalik tayo ron sa malaya. Kasi kumikita na sila rito eh. Nakikinabang na sila rito. So, ang may gusto lang talaga nito, yung talagang itong profesyong ito ay minamahal. Ha? At hindi papayag na masupil ang kalayaan. Sapagkat ito ay pag sinupil mo ang media, para mo nang sinupil ang buong mamamayan. Kung yung media na nagpa-practice, ha, na ipinapractice yung freedom na yan ng pagsasalita, pamamahayag, eh sinusupil, paano na yung mamamayan? Di lalo yung mga mamamayan, kanino ka pa magsisiwalat ng iyong saloobin kung hindi na pinapayagan yan? Baka pag ikaw ay nagreklamo, susunod, damputin ka na. Sasabihin, rebelde ka. Sabi ko nga sa inyo, kung si, ang Panginoong Jesucristo bababa ngayon dito at hindi muna magugunaw ang mundo, di ba? Ayon sa Biblia, pagdating ng Panginoong Jesucristo, yun na yung katapusan ng mundo eh. Di ba? Oh, yun, end of the world na yun eh. Oh. Eh pero kung halimbawa, pupunta rito Panginoong Jesucristo at magtatagal muna siya ng isang buwan para mag-observe. Di ba? Malamang niya ipahuli yan eh. Pangangalanan ng ano yan? Ano tawag dyan? Yung terorista. Magiging terorista yan. Para sa kanila. Patong-patong ang magiging kaso niyan. At hindi siya magpapakilala. Kuhaan niya si... Hindi siya magpapakilala siya ang Panginoong Jesucristo, halimbawa. Baka makita mo, may tali sa ulo ang Panginoong Jesucristo, may dala ng Armalite, di ba? Dahil siya nakikita niyang pagpapahirap sa taong bayan, pagsasamantala ng mga walang ya, pagsasama-sama ng mga mandarambong sa ilalim ng unit team, mga kaibigan. Pag nakita yan ng Panginoong Jesucristo, di ba, kaapihan yan, di ba? Sipin mo, mga mapagsamantala yan, ang winawalang hiya niya ni buong bansa. Oh, yun yung mga dayuhan, pag napunta rito yan at nakita yung tunay na sitwasyon dito, mga kaibigan, baka isipin pa nun eh, wala na sila sa daigdig eh. Baka magta kayo, sabihin, ano bang planeta ito? Hindi tatanong eh, ano bang bansa ito? Di ba, mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming na isabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya.
ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ang kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin nang magbabantay sa mga susubok na magmalabe sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny. Ang balita ko sa Angeles, sa Pampanga, eh kuwan daw, 500. Meron pa tayo dyan ano, na na-upload mo ba yung litrato ng mga stub ticket ng dumadalo sa, yung pinadalo doon sa Pampanga? Kasi nga, di ba si Gloria nagwala nung makitang napakapal ng tao, ha? Sa rally ni Vice President Lenny Robredo. Eh ngayon no eh, maraming dumalo kung ang bibilangin natin bus. Mas marami pa yung bus na pumunta sa Pampanga kaysa sa tao. Ito, oh, pakita mo yung ticket habang, ayan, ayan oh, may ticket, may meal stub, ha? Ano-ano ba nakasulat dyan? Merong snack, ha? Ano pa? Dinner ba? May dinner pa, no? Parang mga, ano, no? Ginagawang busabos, ano? Do kakain kayo doon, ah, pero iboboto nyo kami, at pag kami na nakaupo dyan, wala na kayo. Kami na lang ang kakain, ha? At masarap ang pagkain namin, mga kaibigan. Eh, bus, katakot-takot eh. Doon sa Pampanga eh, bago pa lang yan eh. Nag-leak na yung kanilang mga kwan eh, activities eh, di ba? Sino magdadala ng tao, yan, mga gano'n. Nag-leak na yan, Pampanga leak. Leaks, mga kaibigan, parang WikiLeaks. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Dito sa bayan ko. Maraming salamat at magandang gabi, Bernie Ang! Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na